Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa After Inter High, bumalik na nga ang dating kumpiyansa ni Mitsui sa paglalaro ng basketball na naging dahilan para makagawa na ito ng isang napakagandang 3-point. At nang hawak na ng Team All-Star ang bola, hindi na sila makagawa pa ulit ng puntos dahil sa ginagawang depensa ng Shouko. At dito na nagtatapos ang Chapter 40 ng After Inter High. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya, kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan, nanabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 15 ng After Inter High. Hawak na nga ng Team All-Star ang bola at binabantayan sila ng mahigpit ng Team Shouko. Habang sila Akagi at Uzumi ay patuloy lang sa pagkikiskisan sa ilalim ng basket. Ano na Uzumi? Parang humihina ka na ata. Hindi mo na kaya makalusot sa akin ah. Dalian mo na at umatake ka na sa akin. Yan ang sabi ni Akagi. Habang si Uzumi ay talaga namang nahihirapan sa ginagawang depensa ni Akagi sa kanya. Kaya naman, bigla nitong ipinasa ang bola papunta kay Sendo. At nang hawak na ni Sendo ang bola, agad naman itong tumalon at akmang gagawa ng jump shot. Subalit, bigla naman itong sinabayan ni Rukawa. Ngunit, laking gulat ni Rukawa dahil biglang ipinasa ni Sendo ang bola papunta kay Maki. At nang hawak na ni Maki ang bola, bigla naman itong nagakmang gagawa ng puntos. Kaya naman, agad itong sinabayan ni Sakuragi. Huli ka Maki! Ngayon, ikaw naman ang ipapahiya ko! Yan ang sabi ni Sakuragi, nang biglang umiti si Maki. Sabi ko na nga ba, kakagat ka sa paing ko Sakuragi. Yan ang sabi ni Maki, sabay dribble ng bola papunta sa kanilang basket. At nang malapit na si Maki sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at akmang gagawa ng slam dunk. Subalit, laking gulat nito dahil bigla na lang lumabas si Akagi sa harapan ni Maki na naging dahilan para mapigilan ni Akagi ang binabalak ng slam dunk ni Maki. Kaya naman, tumilapon ng bola papalayo sa kanila. Nice one, Gori! Ang galing mo! Bumalik na talaga ang kumpiyansa mo sa sarili! Yan ang sigaw ni Sakuragi sabay takbo papunta sa bola sinumpalpal ni Akagi kay Maki. At nang hawak na ni Sakuragi ang bola, agad niya naman itong ibinatong papunta kay Ryota. Habang si Ryota naman ay agad itong ipinasa papunta kay Rukawa. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, dali-dali niya naman itong idinidribble papunta sa kanilang basket. Nang bigla nitong nakita si Mitsui na nakapwesto na sa triple play. Kaya naman, hindi na ito nagdalawang isip pa at agad niyang ipinasa ang bola papunta kay Mitsui. Subalit, bigla naman itong binantayan ng mabilis ni Sendo. Ngunit, laking gulat ni Sendo dahil mabilis na itinira ni Mitsui ang bola papunta sa kanilang basket. Ano? Anong iniisip niya? Bakit ibinato niya agad ang bola papunta sa kanilang basket? Nababarong na ata siya. Siguradong sablay ang Mitsui. Yan ang sabi ni Sendo sa kanyang sarili. At nang paglingon nito sa basket ng Shouko, laking gulat nito sa kanyang nakita. Dahil bigla na lang tumalon si Rukawa at kinuha ang bolang itinira ni Mitsui sa itaas ng basket. Sabay gumawa ng isang napakagandang alley-oop dunk. Naikinaguna talaga ng buong manonood kahit pa ang mamalalaro ng Team All-Star. Grabe! Ang galing na ipinapakitang laro ng Shouko! At tignan nyo kung paano sila maglaro ngayon. Nagpapasana sila ng bola at hindi nagsasarili. Sigurado na ako na ang Shouko ang mananalo sa laban na ito. Sige Shouko, talunin nyo ang Team All-Star! Go Shouko! 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 Yan ang sigaw ng mga manonood. Habang ang mga manlalaro ng Shouko ay talaga namang sobrang seryoso at ganado sa paglalaro ng basketball. Grabe! Ibang klase ngayon ang kupuna ng Shouko.
hindi sila makayang pigilan ng mga malalakas na manlalaro dito sa Kanagawa. At hindi na ako magtataka kung balang araw ay sila na ang maghahari dito sa Japan. Yan ang sabi ni Coach Takato sa kanyang sarili. Sabi naman ni Boy Labo sa kanyang sarili, ito na ang pinapangarap kong kuponan. Ang kuponan na nagtutulungan at hindi nagsasariling puntos. At ngayon, naniniwala na ako na walang makakatalo sa inyo kapag nagkasundo na kayo sa laban. Nakakamangha kayo, Akagi, Mitsui, Rukawa, Ryota at Sakuragi. Ipinagmamalaki ko kayo at ang buong Shouku. Yan ang sabi ni Boy Labo sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Team All-Star ang bola at dinadala na ito ni Maki papunta sa kanilang basket habang binabantayan na ito ng mahigpit ni Ryota. Tignan nyo! Nagpalit ang posisyon si Maki at Fujima. Ngayon, si Maki naman ang naging point guard at si Fujima naman ang naging shooting guard. Mukhang seryoso na din ang Team All-Star at walang may gustong magpatalo sa dalawang kuponan na ito. Napakaganda ng laban nila kahit na isang practice game lamang ito. Yan ang sigaw ng mga mananood. Nang biglang umatake si Maki ng napakabilis sa depensa ni Ryota, na ikinagulat talaga nito ng sobra. Kaya naman, madali niya lamang itong nalagpasan. Shouku! Si Maki! Harangan niya dali! Huwag niya siyang hayaan na makalapit sa kanilang basket at makagawa ng puntos! Yan ang sigaw ni Ayako. Habang si Maki naman ay patuloy lang sa pag-atake sa depensa ng Shouku. At ang malapit na si Maki sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at takmang gagawa ng slam dunk. Subali, bigla naman itong sinabayan ni Akagi. Huli ka, Maki! At hindi ka talaga marunong madala. Ngayon, supalpal na naman ang aabutin mo sa akin. Yan ang sabi ni Akagi, habang si Maki naman ay tahimik lamang. At talaga namang makikita sa kanyang muka ang bakas ng pagiging seryoso sa laban. Nang bigla nitong inikot ang kanyang braso papunta sa kilikili ni Akagi. Sabay tira ng layup at pumasok ito sa kanilang basket. Habang si Akagi naman ay dumiretso sa katawan ni Maki na naging dahilan para bumagsak silang dalawa sa sahig. Nang biglang pumito ang referee, counted foul! One free throw! Yan ang sigaw ng referee na ikinatuwa talaga na ibang manonood sa loob ng gym. Wow! Ang galing ng ginawa mong pag-ikot ng bola sa likod ni Akagi, Maki! Nakamangha ka talaga! Napahiya tuloy ang gorillang si Akagi sa'yo! Sige, Maki! Ipagpatuloy mo lang yan para kayo ang manalo sa laban na ito! Yan ang sigaw ng ibang manonood. Sabi naman ni Akagi sa kanyang sarili, kainis! Naisana ko ni Maki! Tapos, nakagawa pa siya ng counted foul! 3 points agad ang nabawi nila sa amin! Yan ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili, habang si Maki naman ay itinira na ang kanyang isang free throw at pumasok ito sa kanilang basket. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouku ang bola at dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Maki. Team, hinay-hinay lang tayo! Maging kalmado at maghanda sa lahat ng oras dahil hindi tayo pwedeng matalo sa laban na ito! Yan ang sigaw ni Ryota, sabay atake sa depensa ni Maki. Nang bigla nitong nakita na malayo ang nagbabantay kay Mitsui, kaya naman agad niyang ipinasa ang bola papunta dito. Mitsui, itira mo agad dali! May tiwala ako sa'yo na may papasok mo yan! Yan ang sigaw ni Ryota. At nang hawak na ni Mitsui ang bola, agad naman na itong tumalon at takmang titira ng isang tres. Nang biglang sumulpot si Jin sa kanyang harapan. Ngunit, hindi nagpa-apekto si Mitsui sa biglang pagsulpot ni Jin sa kanyang harapan. Bagkos, itinuloy pa din ito ang kanyang tira. At itinira niya ang bola palubo papunta sa kanilang basket. Naikinagulat talaga ni Jin ng sobra. Ano? Palubo ang tira niya? Papasok kaya yan o hindi? Pero masyadong mataas! Ang rebound! Maghanda kayo dali! Yan ang sigaw ni Jin. Sabi naman ni Mitsui sa kanyang sarili, huwag na kayo mag-aseya pa ng lakas dahil hindi sasablay ang tira ko. Yan ang sabi ni Mitsui sa kanyang sarili. Habang ang bolang itinira ni Mitsui ay pumasok na nga sa kanilang basket. Na ikinatuwa talaga at ikinagulat ng ibang mananood. Ang galing! Ang galing ng tira na yon! Ngayon ko lang nakita kay Mitsui ang ganong tira! Nakakamangha talaga ang lalaking ito! Hindi pang karaniwan ang kanyang kamay sa 3-point lane. Grabe! Nakakakilabot ang laruan niya! Yan ang sabi ng mga manonood. Sabi naman ni Sakuragi, ang galing ng Mitsui boy! Bumawi ka agad sa ginawang punto si Maki. Sige, ipagpatuloy mo lang yan dahil hindi tayo pwedeng matalo sa laban na ito. Sagot ni Mitsui
Oo, hindi tayo pwedeng matalo dito. Kaya naman, galingan mo din Sakuragi. Dahil ikaw ang secret weapon, diba? Sagot ni Sakuragi ng payabang, Oo naman, gagalingan ko talaga. Dahil ako ang secret weapon ng Shouko. Yan ang sabi ni Sakuragi ng pagyayabang. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Team All-Star ang bola at dinadala na ito ni Maki papunta sa kaninang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Ryota. Mga kasama, pupuntos tayo! Kaya naman, maghanda kayo dahil hindi natin sila pagbibigyan. Yan ang sigaw ni Maki nang bigla itong umatake sa depensa ni Ryota. Subalit, hindi itong makalusot dahil sa higpit ng depensa ni Ryota sa kanya. Kaya naman, naisipan itong ipasa ang bola papunta kay Jin. Sabay ikot ng napakabilis kay Ryota na naging dahilan para makalusot ito sa depensa ni Ryota. At nang hawak na ni Jin ang bola, agad niya naman itong ibinalik kay Maki. Habang si Maki naman ay patuloy sa pag-atake sa depensa ng Shouko. At nang malapit na si Maki sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at akmang gagawa ng layup. Subalit, bigla naman itong sinabayan ni Sakuragi. Habang si Maki naman ay agad na ipinasa ang bola papunta kay Fujima. At nang hawak na ni Fujima ang bola, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang jump shot. At pumasok ito sa kanilang basket. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola. At dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ni Fujima. Nang biglang ipinasa ni Ryota ang bola papunta kay Rukawa. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, agad niya din naman itong ipinasa papunta kay Akagi. Habang si Akagi naman ay biglang ipinasa ang bola kay Sakuragi. At nang hawak na ni Sakuragi ang bola, agad niya din naman itong ibinalik kay Ryota. Na naging dahilan para malito na ang Team All-Star sa ginagawang opensa ng Shouko. Nang biglang ipinasa ni Ryota ang bola papunta kay Mitsui. At nang hawak na ni Mitsui ang bola, agad naman itong tumira sa 3-point lane. At katulad ng inaasahan natin, pumasok ang kanyang tira sa kanilang basket na ikinatuwa talaga ng mga manonood. Grabe talaga ang laruan ng Shouko ngayon. Ang matinding teamwork nila at ang napakagaling na shooter na si Mitsui. Sigurado na ang pagkapanalo nila dito. Napakahusay niya Shouko! Yan ang sigaw ng mga manonood. Sabi naman ng ibang manlalaro ng Shouko, Ang galing mo talaga Mitsui! Walang makakapantay sa galing mo sa tres! Sige Mitsui! Tagtadin mo sila ng tres! Yan ang sigaw ng ibang manlalaro ng Shouko. Sabi naman ni Boy Labo sa kanyang sarili, Mitsui, simula pa lang nung nakasama ka namin sa Shouko, alam ko na na isa ka sa mga aasahan ng Shouko. At ngayon, hindi mo kami binibigo. Talaga namang maaasahan ang isang katulad mo. Kung hindi ka nang sana huminto ng 2 taon, malamang ikaw ang ace player ng Shouko. Kaya naman Mitsui, nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa kupunan ng Shouko. Yan ang sabi ni Boy Labo sa kanyang sarili. At dito na nagtatapos ang Chapter 15 ng After Inter High. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa natin subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan natin kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.